Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita Ngayon. Nagpasalamat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Israel dahil sa pangangalaga sa mga Pilipinong nagtatrabaho at naninirahan sa Middle Eastern country. Sa pahayag ng Pangulo sa naging phone conversation niya kay Israeli President Isaac Herzog, pinasalamatan niya ang Israel dahil sa ibinibigay nitong suporta sa mga Pilipino, partikular na ang mabilis na pagtugon sa kanilang pangangailangan sa gitna ng mga kaguluhan. Maasa si Pangulong Marcos sa partnership pa ng Pilipinas at Israel, kung saan ayon kay PBBM, ang Israel ang isa sa mga trusted na bilateral partners ng Pilipinas sa Middle East region. Tinatayang nasa 30,000 mga Pilipino ang nasa Israel ngayon. Hataw Balita Ngayon. Suportado ng Malacañang ang investigasyon ukol sa war on drugs at ang mga umano'y pagpatay sa ilalim ng dating administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, pinapahalagahan ng pamahalaan ang hustisya at ang pagsunod sa batas sa buong bansa, kaya dapat lamang na maimbestigahan at mapanagot ang mga nagkasala sa nangyaring high killings kaugnay ng war on drugs. Ang CIDG nag-uumpisa nang alamin ang mga pulis na dawit sa mga naturang operasyon. Kasama dito ang mga pulis na nakipagpulong umano kay dating Pangulong Duterte, kung saan pinag-usapan ang tungkol sa cash rewards at extrajudicial killings bilang paglaban ng Duterte administration sa illegal na droga. Wala tayong sisinuhin kay ikaw ay opisyal, kay ikaw ay non-commissioned officer. With respect, kahit anong institusyon ka galing, lahat ito ay imbibistigahan at yun ang commitment natin sa sambayanan po natin. Hataw Balita Ngayon! Apollo Kibuloy, ang kahilingan ni Senator Risa Hontiveros na humarap ito sa Senate Committee hearing. Naniniwala ang mga abogado ni Kibuloy na bagamat may kapangyarihan ang Senado na mag-issue ng subpoena at ipatawag ang sinuman, ito ay dapat lamang sa layunin na makatulong sa pagbuo ng batas at hindi ito dapat gamitin bilang kapalit ng paglilitis sa korte. Naghain na ng petisyon sa korte ang kampo ng religious leader para mapigilan ito sa pagharap sa Senado. Hataw Balita Ngayon! Maglulunsad si Senator Ronald Bato de la Rosa ng motu proprio investigation sa war on drugs ng nagdaang administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Isasagawa ng Senate probe ang Senate probe habang hinihintay ang pagpasa ng resolusyon ni Senator Bongo para sa isang parallel investigation sa Senado sa pagdinig na ginagawa ng House Squad Committee. Ayon pa kay Senator Bato de la Rosa, malaki ang posibilidad na dumalo sa pagdinig ng Senado si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang resource person. Ito'y tungkol sa mga naging pahayag ni retired Colonel Royina Garma sa House Squad Com hearing na inutos umano ni former President Duterte ang pagpapatupad sa buong bansa ng isang Davao model kaugnay ng kampanya kontra illegal na droga. Pero malaking posibilidad na mag-attend siya kung kami mag-imbita kasi mukhang mas komportable siya dito sa Senado kaysa Lower House. Nagpahayag ng pangamba si Manila Representative Benvenido Abante Jr. tungkol sa pagiging patas ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa imbestigasyon ng Senado ukol sa war on drugs. Kilala si Senator Bato de la Rosa bilang malapit na taga-suporta ni dating Pangulong Duterte at nagsilbi bilang PNP chief sa ilalim ng Duterte administration. Bagaman may agam-agam, suportado pa rin ng mambabatas ang Senate probe bilang karagdagang hakbang kasabay ng imbestigasyon ng House Squad Committee. The thing is, he became the Director General of the Philippine National Police during the time of the former president. So I would think that he would be more biased than actually balanced in that hearing.
Hataw Balita Ngayon. Naglabas ang Commission on Elections ng partial list ng 66 qualified senatorial aspirants para sa 2025 midterm elections. Kasama sa listahan ang 11 miyembro ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ng administrasyon ni Marcos. Pati na rin ang mga kakilalang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ilan pa sa mga kilalang personalidad. Ayon sa COMELEC, dumaan sa isang komprehensibong pagsusuri ng kanilang law department ang mga dokumentong inihain ng mga kandidato. Para naman sa 117 aspirants na hindi pa naaaprubahan ng COMELEC, kailangan pang patunayan ng mga ito na hindi sila nuisance o panggulo lang sa eleksyon bago maisama sa listahan ng COMELEC. 66 na legitimate valid candidates na pwede na maisama na sa opisyal na listahan ng mga pwedeng maging kandidato sa darating na 2025 national and local elections para sa Senado. Hataw Balita Ngayon. 4 na individual kabilang ang isang minor de edad ang nahuli ng NBI Special Task Force dahil sa pamimeke ng mga pampublikong dokumento. Ayon sa NBI, nagbebenta ang grupo ng mga peking NBI clearance, titulo ng lupa, pasaporte at iba pang dokumento sa halagang 500 hanggang 5,000 piso. Na-recover ng mga operatiba ang 10 monitor at CPU at iba pang paraphernalia gaya ng printer, stamper, cutter at dry seal. Ang mga suspect ay sumasailalim na sa inquest proceedings sa Manila Prosecutor's Office para sa paglabag sa Article 172 at 171 ng Revised Penal Code of Falsification of Public Documents, habang ang minor de edad naman ay dinala na sa kustodiya ng DSWD. Una, ang natanggap namin na information ay NBI clearance lamang ang kanilang pinapalsify. So, nag-conduct ng surveillance ang STF led by Attorney Jeremy Lotok at nagulat kami at hindi lamang NBI clearance ang kanilang pinapalsify. Transfer Certificate of Title, Driver's License. Hataw Balita Ngayon! Hinihiling ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga malls sa Metro Manila na mai-adjust ang kanilang opening hour ng 11 a.m. simula November 18 hanggang December 25 upang maiwasan ang matinding trapiko sa paparating na holiday. Ayon kay MMDA Chairperson Roman Duartes, positibo ang naging tugon ng mga malls sa bagong oras ng pagbubukas. Dagdag pa ni Artes, nakikipagtulungan na rin sila sa Department of Transportation para mapalawak pa ang operasyon ng bus carousel at tren dahil sa inaasahang bulto ng mga biyahero sa pagpasok ng holiday season. Hataw Balita Ngayon! Sinuspindi ng Land Transportation Office ang pagpaparehistro ng mga light electric vehicles tulad ng e-bikes 8 buwan matapos maglabas ng memorandum tungkol dito. Ayon sa LTO, nais nilang masusing pag-aralan ang kaligtasan ng mga ganitong uri ng sasakyan habang patuloy ang pagpapatupad ng mga lokal na ordinansa ukol sa paggamit nito. Nilinaw din ng LTO na ang kanilang kautusan na hindi makakaapekto sa mga umiiral na ordinansa ng mga lokal na pamahalaan. Patuloy namang umaasa ang mga e-vehicle drivers na pahihintulutan silang bumalik sa kalsada sa lalong madaling panahon. Magkakaroon ng reshuffle sa mga key personnel sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ayon kay Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Biado, ang babalasahin na gagawin sa mga terminal heads sa NAIA at mga hepe ng Immigration Protection and Border Enhancement Section o IPROBES ay para sa mas mabilis at epektibong immigration procedures. Pagtitiyak ng BI, ito ay isa sa mga pagbabago na kanilang ipatutupad para maisaayos ang mga paliparan sa bansa. Hataw Balita Ngayon!
umabot na sa 488 na mga Pilipino ang matagumpay na napauwi ng pamahalaan sa Pilipinas mula sa Lebanon. Ito ay sa gitna ng nagpapatuloy na gulo sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, patuloy pa silang nakikipag-ugnayan para mabilis na mapauwi ang iba pang OFW doon, alinsunod na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dagdag pa ni Secretary Kakdak, 514 OFWs ang inaasahang makakauwi na o makakauwi na sa lalo madaling panahon habang may 192 na mga kababayan tayong tumutuloy sa mga government-provided shelters sa Beirut kasama na ang mga social workers. Ang mga repatriated OFWs ay makakatanggap ng psychological o physical social services bukod sa 150,000 pesos na financial assistance mula sa DMW at OWA. Binuksan na ng lokal na pamahalaan ang kauna-unahang pamilihang bayan na may water treatment facility sa bayan ng Aroroy sa Masbate. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Tinatayang nasa 200 small at medium na negosyante ang nakikinabang na sa bagong bukas na pamilihang bayan ng Aroroy, Masbate. Bukod sa malaki, malinis at maayos na pasilidad, may supply din ng tubig ang mga stall, lalo na sa fish section. Hindi gaya ng dating pamilihan na nasa poblasyon proper. Bukod sa masikip ay wala pa ito sa standard design at nasa 100 lang ang pwede makapagtinda. Malawak din ang parking lot para sa mga mamimili at magde-deliver ng kanilang mga produkto sa pamilihan. May maayos na din ng mga comfort room para sa lahat. Ayon kay Aroroy Mayor Arturo Turing Bertuccio, kauna-unahan din ito na palengke na may water treatment facility sa buong isla ng Masbate. Actually, yung una kasi ano na, luma na. Tsaka, siyempre, marumi na. Tsaka, maliit. Wala na sa design. Pero as yung bago ngayon, nasa design siya na modern. Tsaka, malaki. Tapos meron treatment facilities, yung tubig na tinatapon niya, magitapon sa dagat, tinitreat mo. Pero ayon sa mga tindera sa ngayon ay matumal pa ang bentahan sa bagong tayong pamilihan. Medyo po matumal. Kasi po ang sabi ko lang mamamili yung malayo. Tsaka medyo mainit. Kaya medyo matumal ang bilihan. Siguro pag tumagal, medyo okay na din. Nasanay ng tao. Okay din. Kasi malinis naman, tsaka may mga libre kaming tubig. Dati kasi wala. Dun sa luma, walang libre tubig. So bawat store kasi ngayon, may gripo na. Ang 20 taon ng nagtitinda na si Gina Legaspi, aniya mahina pa ngayon ang kanilang kinikita, pero umaasa na tataas pa ito kalaunan. Malinis dito. Malinis, maganda. Kahit sanggi ng mga tubig, hindi ka na mag-iigip. Diba? Ang siya ay malinis. Sa ngayon, mahina pa kasi panibago. Baka magtagal, okay na. Sa pamilihang bayan ng Aroroy din namimili ang mga residente mula sa karatig bayan ng Baleno, maging ang tawid bayan ng Claveria sa isla ng Burias. Sa bagong palengke dito makakakuha ka sa mas murang halaga ng sariwang isda. Pwede rin itong maging alternative source of income ng mga minero sa Aroroy. Tsaka in my turn, nagawa ko yun. Dreams ko na pag matapos yung dinam, mayroong alternative income yung bayan. It's because nandyan yung paligid. Same pa rin yung mga renta. Umabot sa 75 milyong pisong pondo ang inilaan ng lokal na pamahalaan sa pagtatayo ng bagong merkado. Umaasa ang LGU Aroroy susuportahan ng bawat Aroroyans ang mga produkto ng bayan ng Aroroy maging sa pagpapanatili ng kalinisan at ang pagsusumikap na mapaunlad ang sarili at ang bayan. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon!
Ibinida ng Department of Science and Technology o DOST Calabar Zone sa ginanap na Regional Science, Technology and Innovation Week ang mga inovasyon sa research program at micro, small and medium enterprises o MSMEs. Si Christian Lopez, humahataw! Hataw Balita ngayon! Nagsagawa ng exhibit ang Department of Science and Technology o DOST Calabar Zone Region bilang bahagi ng kanilang annual event program na Regional Science Technology and Innovation Week o RSTIW na may temang Providing Solution and Opening Opportunities in the Green Economy na ginanap naman sa Carmona Community Center sa Cavite. Ilan sa itinanghal sa exhibition ang mga researches at proyekto na sinusuportahan ng DOST. So ito ay nag-showcase ng lahat ng mga programa, researches na supported, funded ng DOST, the agency. So dito sa amin, ang focus namin ay yung sa atin sa wealth creation, wealth protection, sustainability, and promoting human well-being. Yun po kasi yung tinatawag nating flagship. So lahat ng mga initiatives ng different DOST agencies, ganun din yung mga supported programs and projects niya na nakapaloob sa apat na pillars na ito or umbrella na ito, yun po yung naka-feature dito sa ating exhibit. Ayon kay John Patrick Naing, Project Technical Aid 6 ng DOST Free Box, isa sa innovation ng DOST, ang Hazard Hunter VH. Makikita dito ang volcanic information katulad sa Taal Volcano at Earthquake Monitoring. So ang ginagawa po niya is makaka-generate siya ng multi-hazard assessment sa isang specified location na pwede niyo pong i-input or specify dun sa app. So maganda po siya sir since very accessible po siya sa public. Pwede pong ma-access ng mga students and then yung mga ordinary citizens natin para makita natin at maging aware sila dun sa mga possible hazards na pwedeng maka-affect sa area nila. For example, sa mga bahay or sa schools and some other critical facilities. Ayon naman kay DOST Regional Director Emilita, isa sa kanilang pinakikilala ang produktong gawa ng micro-enterprises sa iba't ibang lalawigan sa Calabar Zone. Isa din sa mga highlight natin yung TIKME, teknolohiya at inobasyon kaakibat ng ating mga micro-enterprises. So yun naman, nagpapakita ng mga food processor, manufacturers na kung paano sila natulungan ng science, technology and innovation. So napakahalaga po kasi ito po yung parang public show or showcase namin ng lahat ng mga DOST supported programs, projects and mga activities na nandito. Kasi exporter po kami sir, bestseller namin sir is lumpia wrapper po. US po yung consignee namin sir. Nakatulong po ba sa inyo yung DOST? Yes po, laking tulong. Gamit yung mga set up po ng mga gamit po sa factory po, sa planta, para mapabilis yung paggawa ng product po namin. Nagpapasalamat naman si Director Bagsit sa mga nakisa sa dalawang araw na exhibit para sa 2024 Regional Science and Technology Innovation Week. Sa lahat po ng ating mga MSMEs, looking forward po kami na mapaunlad ang inyong negosyo ng siyensya, teknolohiya at inobasyon. So see you po sa 2025 Regional Science, Technology and Innovation Week. Christian Lopez, humahataw sa balita ngayon. Nagbigay ang Estados Unidos ng 30 araw sa Israel upang palawakin ang 30 tulong sa Gaza kung hindi ay maaaring bawasan ito ang binibigay na military aid. Ito ang humahataw na balita ni Kat Carriedo. Hataw Balita ngayon! Ipinahayag ng Estados Unidos sa pamamagitan ng isang liham ang kanilang matinding pagkabahala sa lumalalang sitwasyon ng mga Palestinian, partikular sa 1.7 milyong tao na nagsisiksikan sa Al-Mawasi area. Ayon kay Secretary of State Antony Blinken at Secretary of Defense Lloyd Austin, nangangamba ang Estados Unidos sa patuloy na pagbagsak ng daloy ng tulong sa Gaza. Ito ay bunsod ng bagong opensiba ng Israel sa Northern Gaza na umano'y nagdulot ng mataas na bilang ng mga sibilyang nasawi.
bumaba rin ng mahigit sa 50% ang humanitarian aid sa rehiyon noong nakaraang buwan. Nagbabala ang Estados Unidos na posibleng mabawasan ang military support nito sa Israel kung hindi agad aaksyunan ang krisis sa Gaza. Pinatitiyak din ng US na papayagan ang Israel ng hindi bababa sa 350 trucks na tulong araw-araw. Magpapatupad ng mga humanitarian pause at dadagdagan ang seguridad para sa mga convoy ng tulong. Ayon naman sa Israeli government, handa nitong pahintulutan ang tulong sa Gaza at nagsabing hindi ito humaharang sa humanitarian assistance. Kat Karyedo, humahataw sa balita ngayon. Hataw balita ngayon. Pinasabog ng North Korea ang ilang bahagi ng kalsada at riles sa hilagang bahagi ng inter-Korean border na nag-uugnay sa dalawang Korea. Bilang tugon, sinabi ng Seoul na isinasagawa nilang isang counter-fire operation. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw balita ngayon. Pinasabog ng North Korea noong Martes, October 15, ang mga bahagi ng Jongae Line at Donghae Road sa hilaga ng Military Demarcation Line o MDL, mga imprastruktura na minsang nag-uugnay sa dalawang bansa. Bagaman hindi na ginagamit, simbolo ang mga nasabing imprastruktura ng pagsusumikap na mapabuti ang relasyon at kalaunan ay muling pag-isahin ang Korean Peninsula. Pinangungunahan ni North Korean leader Kim Jong-un ang pulong nitong Lunes upang talakayin ang hakbang laban sa sinasabing paglabag ng South Korea sa soberenya ng North Korea. Ito ay ilang araw pagkatapos nitong akusahan ng South Korea ng pagpapadala ng drones sa Pyongyang at pagpapakalat ng anti-North leaflets na itinuturing nilang serious provocation o pang-uudyok. Kinundin na naman ng South Korea ang nasabing pagpapasabog, habang wala namang iniulat na pinsala sa puwersa nito. Nagsagawa naman ang South Korean military ng counter-fire operation sa mga lugar sa timog ng MDL. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Hataw balita ngayon! Nagbabala ang World Food Program o WFP na milyon-milyon tao sa South Africa ang naharap sa pinakamatinding krisis sa pagkain sa loob ng ilang dekada. Ito ang umahataw na balita ni Alvin Soledad. Hataw balita ngayon! Nagdeklara ng state of disaster ang mga bansa ng Lesotho, Malawi, Namibia, Zambia at Zimbabwe dahil ito sa matinding tagtuyot. Humihingi na rin ng tulong mula sa International Humanitarian Organizations ang limang bansa. Malubhari ng kalagayan sa Angola at Mozambique kung saan tinatayang 21 milyong bata na ang malnourished. Nakatakdang magbigay ang World Food Program o WFP ng pagkain at pera sa mahigit 6.5 milyong tao sa 7 pinakamalubhang apektadong bansa hanggang sa susunod na anihan sa Marso. Gayunpaman, iniulat ng ahensya na wala pa sa ikalimang bahagi ng kinakailangang $369 million ang kanilang natatanggap para sa tulong. Binigyang diin ni Thompson Fury, tagapagsalita ng WFP, na kailangan dagdagan ng pondo upang maiwasan ang mas malalang kalagayan ng mga pamilya. Alvin Soledad, humahataw sa balita ngayon! Hataw balita ngayon! Tumaas ang housing sales sa Canada sa buwan ng Setyembre ayon sa huling datos na naitala ng Canadian Real Estate Association. Ito ang umahataw na balita ni Chris Fugaban. Hataw balita ngayon! Nagdala ng pagtaas ang mga benta ng bahay sa Canada ng 1.9% noong Setyembre kumpara sa nakaraang buwan at tumaas ng 6.9% sa taong ito ayon sa datos mula sa Canadian Real Estate Association. Ang pambansang average selling price naman ay tumaas ng 2.1% sa taong ito na nagpapakita ng patuloy na demand sa merkado ng real estate. Habang nagtala ng pagbaba ang taunang inflation rate ng Canada sa 1.6% noong Setyembre, mas mababa kaysa inaasahan dahil sa murang presyo ng gasolina. Samantala, nagtala ng pagbaba ang taunang inflation rate ng Canada sa 1.6 noong Setyembre, mas mababa kaysa inaasahan dahil sa murang presyo ng gasolina.
Samantala, sa Miyerkules, October 23 ay inaasam naman na muling bababaan ng Bank of Canada ang interest rate ng 50 basis points o 0.5%. Chris Fugaban, humahataw sa balita ngayon. Bubuksan na sa susunod na linggo ang expedited specialist pathway para sa international medical specialist na ibig magparehistro at magpractice sa Australia. Kabilang sa mga eligible sa pathway ay mga specialist general practitioners o GPs, GPS na may qualifications mula sa Ireland, New Zealand at United Kingdom. Ito ang humahataw na balita ni Danny Delieva. Hataw balita ngayon! Simula sa October 21, posible na ang mag-apply ng direkta sa Medical Board of Australia at Australian Health Practitioner Regulation Agency o APRA ang mga dayuhang medical specialists at specialist international medical graduates o SIMGs na ibig magparehistro sa Australia. Sa halip na dumaan sa individual assessment ng specialist college tulad ng Royal Australian College of General Practitioners o RACGP, pabibilisin ng Expedited Specialist Pathway ang proseso para sa Qualified International Specialists na makapag-practice sa Australia. Sa ilalim ng bagong regulasyon, ang General Practitioners o GPs na may membership of the Irish College of General Practitioners o MICGP, Fellowship of the Royal New Zealand College of General Practitioners o FRNZCGP at Membership of the Royal College of General Practitioners, United Kingdom, sa kaukulang petsa at may Certificate of Training Completion ay maaaring mag-apply for Australian registration. Ang Ireland, New Zealand at United Kingdom ay may kaparehong health system sa Australia. Ilan pa sa requirements para sa mga doctor ay ang English language at criminal history standards na tulad sa ipinatutupad sa lahat ng doktor sa bansa at sa ilalim sa 6-month supervision ng isang Australian registered specialist. Kailangan din nila na sumailalim sa orientation sa healthcare system at mandatory cultural safety education. Samantala, nagpahayag ng pagkabahala si RACGP President Dr. Nicole Higgins na masasapanganib ang kaligtasan ng mga pasyente kung walang mahigpit na pagsusuri sa kakayahan ng mga GP, lalo na at 1 linggo na lamang bago ilunsad ang pathway. Bagamat mabilis na ipinasa ng Health Minister sa bansa ang pathway, wala pang malinaw na detalye kung paano isasagawa ang assessment ng mga aplikante. Binigyang diin naman ni Health Minister Mark Butler na hindi niya hahayaang makompromiso ang mataas na antas ng medical standards sa bansa. Ayon pa kay Butler, nabibinbin ang mga aplikasyon ng medical practitioners para makapagtrabaho sa Australia dahil sa red tape. Simula sa Disyembre, madaragdag din sa expedited pathway ang anesthetists, obstetricians, gynecologists at psychiatrists mula sa New Zealand, Ireland at UK. Isa lamang ang expedited pathway sa mga reformang naglalayong matugunan ang kakulangan sa specialist doctors ng Australia, lalo na sa remote areas. Danny Delieva, humahataw sa balita ngayon! Habang papalapit ang holiday season, nagpaplano ang mga kumpanya sa Estados Unidos na mag-hire ng libo-libong seasonal workers habang inaasahan naman ang pinakamabagal na pagtaas ng holiday sales sa loob ng 6 na taon. Ito ang humahataw na balita ni Klein Simca. Hataw balita ngayon! Nagpaplanong kumuha ang mga kumpanya sa US kabilang ang Target, Macy's at UPS ng libo-libong seasonal workers bago ang holiday season. Mag-hire ang Target na 100,000 habang Amazon ay nangailangan ng 250,000 empleyado. Balak naman ng UPS na magdagdag ng 125,000 seasonal employees. Inaasahan na mas kaunti ang idadagdag na seasonal jobs ngayong taon dahil sa humihinang labor market at mas mahigpit na paggastos ng mga mamimili.
Halimbawa, nagpaplano ang Macy's na kumuha ng 31,500 employees, mas mababa kumpara sa 38,000 noong nakaraang taon. Samantala, inaasahan ng NRF o National Retail Federation na tataas ang holiday sales sa US mula 2.5% hanggang 3.5%. Ito ang pinakamabagal na pagtaas sa loob ng 6 na taon, dala ng pagiging mas matipid at mapili ng mga mamimili sa kanilang paggastos. Inaasahang kukuha ang mga retailer ng mula 400,000 hanggang 500,000 seasonal workers ngayong taon, mas mababa kumpara sa 509,000 noong 2023. Nakatuon naman na mga mamimili sa discounts at deals para sa mga holiday goods, kaya inaasahang lalago ang online sales ng hanggang 9%. Ang mas maikling holiday season ngayong taon ay nagtulak sa mga retailer na maglabas ng maagang deals. Sa kabila ng mas mabagal na pagtaas ng holiday sales, na natiling positibo ang NRF sa galaw na ekonomiya sa ikalawang kalahati ng taon. Klein Sinka, humahataw sa balita ngayon. Hataw balita ngayon. Alamin kung sino si US Vice President Kamala Harris, ang standard bearer ng Democratic Party para sa 2024 US elections. Ito ang humahataw na balita ni Christy Rosasia. Hataw balita ngayon. Si Kamala Devi Harris ang 49th na vice presidente ng Estados Unidos at miyembro ng Democratic Party. Inihalal noong July 20, 2021. Siya ang kauna-unahang babaeng vice president, pinakamataas na posisyong nakuha ng isang babae sa kasaysayan ng Estados Unidos. Siya rin ang unang African-American at Asian-American na naging vice president ng USA. Bago maging vice president, naging district attorney siya ng San Francisco, attorney general ng California, at senador ng mula sa estado ng California. Layunin niyang ipagpatuloy ang mga reforma sa kalusugan, reproductive health care, voting rights at climate change actions. Isinusulong din ng vice-presidente sa kanyang kampanya ang tinatawag niyang opportunity economy, kung saan mabibigyan ng small businesses ng kanilang pangangailangan tulad ng loans at grants para sa pagpapalago ng negosyo. Kung mananalo, muli siyang matatatak sa kasaysayan ng Amerika bilang unang babaeng pangulo ng Estados Unidos. Christy Rosasia, humahataw sa balita ngayon. Hataw balita ngayon. Nakakapagtala ng record-breaking turnout ng early at absentee voting ang Georgia, na isa sa battleground state sa Estados Unidos, kung saan todo ang pagbabantay ng kampo ng dating Pangulong Donald Trump. At mula sa Edmonton, Canada, may humahataw na balita si Charles Corpus Live. Charles, ilan ang bilang ng advance at absentee voting sa unang araw sa estado ng Georgia? Igo, ayon kay Georgia Secretary of State Gabe Sterling, mahigit sa 328,000 massive votes ang kanilang nabilang noong Martes. Mas mataas ito kumpara sa 136,000 na naitala noong 2020 elections at inaasahang mas madadagdagan pa ito. Sa kabila ng pananalasa ng Hurricane Helene sa lugar, ay naging record-breaking at maayos naman ang election turnout. At dahil isang swing state ang Georgia, mahigpit na binabantay naman ito ng Republican Party. Ang ilang Republican ay patuloy na iginigiit na ang mga botante ay dapat nasa personal na bumoto sa mismong araw ng halalan, kahit na ang opisyal ng partido ay hinihikayat ang mga taga-suporta na bumoto ng maaga. Samantala ay naman sa mga eksperto, makakaapekto sa mga botante ang bagong batas na naghihigpit sa panuntunan ng absentee voting. Inaasahan naman ng election board ang pagkakaroon ng kabi-kabilang demandahan tulad na nangyari sa nagdaang eleksyon. Balik sa iyo, amigo. Charles, ilang Americans na ang nakaboto nationwide? Yes, amigo. Ayon sa election lab, nasa 5.5 million Americans na ang nakaboto nationwide. Balik sa iyo, amigo. Alright, maraming salamat, Charles Corpus, mula sa Edmonton, Canada. Kasabay ng pagdiriwang ng 50th Kasangayahan Festival ng Probinsya ng Sorsogon, isinagawa kahapon October 16 ang kauna-unahang National Festival of Festival 2024.
wagi sa nasabing kompetisyon ang Sinulog Festival ng Cebu City. Si Brian Baldarae humahataw live! Hataw Balita ngayon! Hello Brian, magandang araw sa iyo. Bukod sa Sinulog Festival ng Cebu, sino-sino ang nagwagi dyan sa Festival of Festival 2024 na ginanap dyan sa Sorsogon? Good morning, Bert. Bukod sa Sinulog Festival ng Cebu City, wagi din ang Tanglawan Festival ng San Jose del Monte, Bulacan at Kagsawa Festival ng Daraga, Albay. Nasungkit kahapon, October 16, ng Sinulog Festival ng Cebu City ang Grand Champion sa ginanap na kauna-unahang National Festival of Festivals Grand Showdown Competition sa Sorsogon City, Sorsogon. Kasabay, Bert, ito ng nasabing kompetisyon ang pagdiriwang ng 50th Kasanggayahan Festival ng Probinsya ng Sorsogon. Ang nasabing kompetisyon ay parada ng pagpapakita ng ganda ng iba't ibang festival na ipinagdiriwang sa ating bansa. Nag-uwi ang Sinulog Festival ng Cebu City ng tumataginting na 4 milyong piso bilang kampiyon sa naturang kompetisyon. 3 milyong piso naman ang naiuwi ng Tanglawan Festival ng San Jose del Monte, Bulacan bilang first placer. Wagi din bilang second placer ang Kagsawa Festival ng Daraga, Albay na nag-uwi naman ng 2 milyong pisong papremyo. Ang Gayon Siyudad Festival ng Sorsogon City nanalo din bilang third runner-up at nag-uwi ng 800,000 pesos. Habang 500,000 pesos naman ang naiuwi ng Garbo sa Lapu-Lapu Festival ng Lapu-Lapu City, Cebu na nanalo bilang fourth placer. Samantala, wagi din bilang best in moving choreography at best in costume ang Sinulog Festival ng Cebu City. Panalo naman bilang best in music ang Gayon Siyudad ng Sorsogon City at Festival Queen ang Tanglawan Festival ng San Jose del Monte, Bulacan. Bert, sa kabuuan, aabot sa 10 kalahok mula sa iba't ibang panig ng bansa ang sumali at nakiisa sa naturang kompetisyon. Dumalo at nakiisa sa nasabing pagtitipon si First Lady Lisa Marcos kasama si Senate President Cis Escudero at Governor Buboy Hamor at iba pang opisyal ng lalawigan. Samantala, Bert, mamaya inaasahan naman na dadalo at magbibigay ng mensahe si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa inaugurasyon ng Sorsogon Sports Arena. Dadalo din at bibisitahan din ni Pangulong Ferdinand Marcos ang tinatayong tenement housing sa Sorsogon City na isang socialized house building na proyekto ng provincial government ng Sorsogon. Bibisitahin din ni Pangulong Marcos ang National Government Center dito sa Sorsogon. Kasabay pa rin yan, Bert, ng pagdiriwang ng 50th anibersaryo ng Kasanggayahang Festival dito sa lalawigan ng Sorsogon. Yan muna ang balita mula dito sa Sorsogon City. Balik sa inyo, Bert. Ayun, napakasaya naman, ano, Brian, at binabati natin yung mga nanalo dyan. At syempre, mayroon pang cash prizes. Ano. Salamat, Brian Baldarae, mula dyan sa Sorsogon. Hataw Balita ngayon! Mahigit 9,000 pamilya ang nakatanggap ng food stamps mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Bicol Region. Si Jerry Galicia humahataw! Hataw Balita ngayon! 3,000 piso ang natanggap na nasa 9,000 pamilya mula sa mga lalawig ng Sorsogon at Camarines Sur sa kanilang Electronic Benefit Transfer o EBT card mula sa Walang Gutom Food Stamp Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon kay DSWD 5 Food Stamp Program Coordinator Cheryl Lofamia, sakop ng food stamp ang mula sa buwan ng Agosto hanggang buwan ng Setyembre. Magagamit ng bawat pamilya ang 3,000 pisong halaga ng food credits upang makapagbigay ng masusustansyang pagkain sa kanilang mga hapagkainan. 3 taon o hanggang taong 2027 makatatanggap ang bawat pamilya ng monthly credit sa food stamps. Nakalaan ang food credit sa 3 food groups, 1,500 pesos o 50% nito ay para sa carbohydrates, 900 pesos naman, 30% ay sa protein, at 600 pesos o 20% ay para sa fiber-rich food. Sa susunod na taong 2025 ay may sasama na rin sa programa ang mga kwalifikadong pamilya mula sa Albay, Camarines Sur, Catanduanes at Camarines Norte.
Ang food stamps program ng ahensya ay nalikha sa ilalim ng Executive Order No. 44 o ang Anti-Hunger and Poverty Reduction na naglalayong mabawasan ang involuntary hunger na nararanasan ng mga kababayan nating Pilipino mula sa mababang kita ng bawat pamilya. Jerry Galicia, humahataw sa balita ngayon. Umapawd ang mga lechon sa isinigawang festival sa Lipab, Batangas. Layunin ang pagdiriwang na hikayati ng publiko na muling tangkilikin ang karning baboy sa kapila ng paglaganap ng kaso ng African Swine Fever o ASF. Si Ari Silvestre, humahataw. Anuman ang okasyon, hindi makukumpleto ang selebrasyon sa mga handaang Pinoy kung walang lechon. Dito sa Lipa City, Batangas, hindi lamang bahagi ng pagdiriwang ang lechon, kundi ito ang dahilan ng isinagawang festival. Sa pangunguna ng International Training Center on Fig Husbandry o ITCPH, nagsagawa sa probinsya ng Lechon Festival na dineluhan ng mga sangay ng gobyerno na may kinalaman sa pangangalaga sa baboy. Layunin ng pagdiriwang na alisin ang takot ng mga mamamayan sa probinsya sa pagkain ng karning baboy sa kabila ng paglaganap ng African Swine Fever o ASF. So itong activity natin na to na twice a year natin ginagawa, it is basically para ma-encourage natin ang mga Filipino consumers na ang baboy natin safe to eat. Para magkaroon uli ng tiwala na walang problema lalo na sa Pinoy pork na pinoproduce natin. Nakilahok din sa pagdiriwang ang mga maglelechon dahil maging sila man ay matinding na apektuhan sa pagbaba ng konsumo sa karning baboy. Yes po. Willing po kaming sa ganitong event para po may pakita namin sa tao na it's safe na kumain po na wala pong problema, hindi po nakakapekto sa tao ang pagkain ng baboy. Yes po. Kasi humina po ang aming sales. Nagkaroon po na merong araw na talaga pong zero. Kaya po ganun. Malaking tulong po sa amin. Naniniwala naman ang presidente ng National Federation of Hog Farmers Incorporation, si Chester Tan, na hindi naman maaring dumepende na lamang ang pamahalaan sa pag-aangkat ng pork meat. Sabi ko nga, bagamat marami tayong importation, ay hindi po tayong pwedeng umasa dahil kailangan po magparami po tayo ng alaga para at in that way, bababa po ating presyo. Once na marami na po tayong production, yung presyo po ay kusang gagalaw po yan eh. Kusang bababa. Ngayon, pagkakulang po tayo ng production, ay tataas po yan. Kaya yung importation po ay laging dandyan. Matatandaang isinilalim ang Batangas sa state of calamity, bunsod ng pagtaas ng kaso ng ASF sa probinsya. Patuloy pa rin ang paghahanap ng pamahalaan ng solusyon upang mapigilan ang paglaganap nito, gaya na lamang ng pagbabakuna sa mga hindi pa apektadong mga baboy. Ari Silvestre, humahataw sa balita ngayon. Hataw balita ngayon. Ayan, at ang bilis ng oras. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI. Day 9 na po tayo, mamayang alas 7 po ng gabi, Philippine Time, sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. At patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng mga MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat anuman ng inyong relihiyon o lahi. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo pong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayun din sa aming Facebook at TikTok accounts.
Mapapanood niyo rin po ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share! At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Awit 145, talatang 20. Iniingatan ng Panginoon ang lahat na nagsisiibig sa Kanya, ngunit lahat ng masama ay lilipulin niya. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Webes, ika-17 sa buwan ng Oktubre 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po ang inyong amigo, Sherwin Hulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Thursday morning, October 17, 2024. Mula rito sa Amman, Jordan, ako si Bert Cerudo. Ako naman si Stanikos mula rito sa Los Angeles, California, USA. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.